guys, once again, this is Margarita Alexandra and welcome to my channel. So today, papakita ko sa inyo yung mga maintenance na iniinom ko araw-araw, mga gamot na lagi nagsosurvive sa akin sa pang-araw-araw kong buhay, dahil yun yung mga gamot na nagpapakalma sa aking heart. So hindi nyo alam, meron akong sakit sa puso, pero hindi naman halata kasi lagi naman tayo kasman, nakatawa, mahalakhak, so lahat gawin natin masaya ang ating buhay. So, ito mga gamot na to, ito yung mga gamot ko na aking maintenance for life. So, this medicine is for life na. So, hindi ito yung mga gamot na kailangan ipinagpapaliban. So, dito, isang gamot lang hindi ko matik. Talaga nagpapalpitin na ako at hirap na ako humina. So, bawal din ako sa mga vigorous exercises. Kaya medyo natikil na ako kakasumba. So, ang tanging exercise lang ako pwede sa akin is just a breeze walk. Yun lang. So, I enjoy my dogs walking along the road. Walking in these conditions. Yun lang. So, kasi wala nang iba pang magiging solusyon. Aside from that, hindi ako pwedeng magpakapagod ng gusto kasi ang dali ko magpalpitin, guys. And sa trabaho, kapag talagang nahahapot na ako, pahinga lang ang katapatan. So, ganun na yun. So, once in a while, itong mga nakaraan araw, nagsushoot up din naman ang aking BP. So, kung patanungin nyo ako kung ano yung BP na yan, umaabot ako ng, maniwala sa hindi, umaabot ako ng 220 to 250 over 100 to 110. So, parang multahe lang ang culture nito, guys. So, kaya hindi ako pwede magpaliban ng gamot. So, once na nagpaliban ako ng gamot, yun. Ang sabi ng doctor, ang aking case sa heart is hindi na pwede operahan. Hindi na ako pwede isalang for operations kasi hindi naman yung makatulong. So, yun nga lang ang taking for medicine. Kasi yung cases ko, kapag ako ay nag-shoot up ng liver, diretso na. Heal. So, ganun na. So, para hindi tayo magpunta sa ganun mga bagay-bagay, anything to matter. So, sama. Samahan niyo ko na ayusin niyo. Tara. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Hi guys, ito lahat yung mga gamot na aking iniinom araw-araw. Yan lahat yun. And this one is taken as needed. Iniinom lang to kapag talagang kunyari sobrang stress, sobrang hindi makatulog. Yan. So, meron ditong yan ako mapapansin niya. Ito yung pinakamahal na gamot dyan. Aking iniinom. Isang maliit na tableta lang to na hinati sa apat. So, ganyan siya. Napakamahal. So, ito iniinom ko lahat dyan para sa aking puso. So, ganyan guys. Ito lahat to. Maintenance ko na to. So, this is for life. Medicine for me is for life. Okay. So, ngayon, samahan nyo ko na ayusin lahat ang aking mga gamot na aking iniinom araw-araw. Yan. Ito yung maintenance ko sa heart. Is yun talaga regular. Irbesartan 300 milligram na to, guys. So, hindi ako na po pwede doon sa Losartan. Dati Losartan, hindi na siya na pwede. So, naging Irbesartan na.
sa 300 milligrams siya, guys. Nag-start ako uminom nito when I was 40 years old. Ayan. So, ito. This is good for my kidney. Ayan, gamot. This is vitamin C. Ito. Vitamin B complex with vitamin D3. Then, kailangan ko lahat kasi yan. Tapos, ito, Amlodipine, 5 milligrams for heart din sa blood pressure. And this is rosuvastatin for cholesterol. Yan. So, cholesterol, hindi. Ito kasi 3 times in a week lang ito. So, Monday, Tuesday, MWF. Monday, Wednesday, and Monday, Wednesday, Friday. So, yan. Dito natin lagay sa tower. So yan pala, hindi siya nakakalit ng tower. Sunday. Ang dami lang iniinom, diba? Kaya talaga. Kasi nagkaroon ako ng sakit sa puso, guys. May sakit ako sa puso. Ang aking heart is lumaki na. Malaki siya. Malaki na sa front, malaki sa back, tsaka both sides. Lumaki na yung heart ko. So, walang operation na kailangan gawin. Hindi na ako pwede operahan. Wala solution. So, malapit daw ako sa heart attack. So, pag daw ako ay iniuminom ng gamot, mas common cause daw nito. Usually, yung mga ganitong cases sa akin, usually, kami daw yung palagi na heart attack. So, pagdating sa hospital, dead on arrival ka agad. So, ganun ka-complicated. There's no other cure but to take this medicine. Walang operation, unlike sa ibang mga sakit sa puso na pwede operahan pa. Sa akin, hindi na. So, kapag inatake, nagtaas ang BP, yun lang. So, hindi irregular ang aking BP. Bawal ako sa stress. Bawal ako ma-stress. Bawal din ako sa... Bawal din ako sobrang saya. Sobrang saya, sobrang stress. Ganun. So, usually, ganun nagkakaroon ng heart attack. So, ito mga iniinom ko yan kapag yung sobrang pagod, sobrang hindi nakakatulog, sobrang nagpapalpitate. Yan mga yan ang iniinom kong gamot. So, this is taken as needed lang. Pero ito, mga to, ano ka talaga to? Talagang regular na iniinom. So, ito lagi kong baon kasi ayan, ito mga to, kailangan ko yan. Once na nag-shoot up yung BP, kailangan inumin agad dyan. Yan na. Tapos, one thing pa is, kapag nagtataas yung BP, ang ginagawa ko, nag-i-steam ako ng, hinuhugasan ko yung garlic. Tapos, inilalagay ko sa microwave. Then, or kaya steamer, kung walang microwave. The best pa yung steamer. Steam yun, 1 to 2 minutes. Tapos, after na ma-steam, pwede nang papakin yung bawang. So, isang buong bawang, depende sa taas ng blood pressure. Subok ko na yun, guys. So, you need to take a catapress. Catapress kasi yung nilalagay sa ilalim ng dila. So, hindi na ako nagtitake ng catapress. Na mas nauuna ako sa bawang. Ganun. So,
ang coffee, I am a coffee lover. Pero ang coffee sa akin recommended ng doctor is one coffee na lang. Once a day na lang ang coffee. Dati kasi ang lakas mag-coffee. Lalo na pag yung marami ako inaaral, marami ako pinag-aaralan sa mga bagay-bagay. So, ganun. So, ayan. So, ito, isang ganito kadala layas ako. Lagi ako may dalang gamot. So, alternative for coffee is a tea. So, yun, meron ako dun sa garden na tea for my everyday breakfast. Yun yung blue turnip tea na nilalagyan ko ng honey. Tapos, nag-aano ako ng ginger. Yun, minsan lemongrass, ganun. So, masarap siya, guys. So, this is for a 1 week medicine. So, ganun siya kadami talaga. So, sometimes, yung akala nyo na tatawa-tawa lang at walang problema sa mundo. Minsan, di ba, yun pa yung mga hindi nyo inaasahan na marami palang gamot na ini-ini. Pero, syempre, just to enjoy life. Ganun lang. You need to enjoy life. As always. So, ganun. So, that's all, guys. And always remember na mas importante yung mga regular check-up. Dahil iniinom tayo ng mga gamot. At sa akin, recommended for every 3 months dati. Pero ngayon, dahil nasushoot up yung aking BP and sumasabay yung aking blood sugar. So, I need to go to the doctor every month to monitor yung aking blood sugar and yung aking blood pressure. Kasi baka syempre magkaroon ng mahirap yung magkaroon ng mga complications at ayoko yung dumating doon sa punto na huli na rin nila, diba? It's better to prevent than to cure. So, kailangan tayo makinig sa doctor's advice and most especially, kailangan ko na magbawas ng aking timbang. So, ingat sa pagkain. Kung ano yung mga healthy foods na kailangan. Yung mga activities naman, bawal ang rigorous activities sa akin. Madali ako napapagod. So, ganun na rin po. Minsan, hindi maiwasan sa trabaho, sa pagkukuyat. Minsan, talagang kahit iwas-iwasan natin magkuyat, talagang nakakapagod pa rin dahil sa dami ng dapat kasi yung trabaho. And na rin minsan na i-monitor yung BP. And, syempre, iwasan yung mga stress, yung mga activities na talagang nakakapag-palpitate. So, ganun lang yun, guys. And, that's all for this vlog. And, syempre, lagi na rin enjoy ang ating buhay. And, always smile and be happy. Bye! Thanks for watching!